Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video is gonna be another skincare review slash first impressions about this product right here na sobrang na-curious din ako. And this is the Snail White Whip Soap and it's officially launched here in the Philippines. So nung nilabas siya sa Beauty M&L guys, binili ko siya agad. And I saw the video from Miss Chris Aquino's YouTube channel and yun yung pagdala na dito officially ng Snail White sa Philippines and I am super duper curious about it as well. Alam ko na mas nag-trending siya nung nakita siya sa video ni Miss Chris Aquino yung sa kanyang YouTube channel and ngayon first time ko siyang itatry talaga and alam ko sobrang sikat din to sa Thailand so I am really excited to try this one out with you guys in this video. So ito yung itsura niya, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ganyan lang yung kanyang packaging pero alam mo, siya yung product na pag nakita mo maka-curious ka kaagad because it's very white, it's glossy and sobrang simple lang pero talagang maa-attract ka. Nakalagay dito guys sa baba, it's a bar soap with delicate net to form a soft and sensual whip foam. It has 100 grams and sabi dito, smooth whip foam that gives you glowing and nourished skin. So here at the back guys, sobrang daming info about it. Here's the description about the product and then kung paano siyang gagamitin. Tapos yung ingredients, sobrang na-shocked ako dito nung binasa ko siya kasi sobrang dami talaga. As in, ayan no, nakikita nyo yan. And then ayan, saan siya na manufacture and then na distribute. And then here we have the manufacturing date and then the expiration date. Tapos 6 months lang pala pwedeng gamitin yung product na to. So I am so excited about this product na ngayon ko pa lang siya gagamitin kahit na nakuha ko siya like few days ago. Pero sabi ko talaga gusto ko siyang gawa ng video for you guys as well. So ngayon, buksan na natin siya. So, maliit lang siya. Isa lang ata yung size na ito. I'm not really sure. Pero, ayan, bubuksan mo lang siyang ganyan. Para siya yung mga lalagyan ng pagkain. Tapos, nasisil siya kaagad. Oh my. Sobrang lakas ng amoy niya. Like, sobrang bango niya. Kung medyo sensitive kayo sa scent, magugulat kayo kasi sobrang bango niya. Kung ngayon, babasahin ko pala muna yung nakasulat sa likod before we try out the product. So basically, this is a moisturizing bar soap. Comes with a delicate net. So meron daw siyang net. Ayan. In fairness, at least, diba, may kasama na siya. And it creates a soft, luxurious facial foam that deeply cleanses and nourishes the skin. So it has bearberry leaf extract, visibly brightens the skin. And it has a blackcurrant seed oil, sunflower oil concentrate, and balloon vine extract to help soothe sensitive areas. So ang sabi dito, pwede daw siya for sensitive skin. So let's see about that kasi medyo sensitive ang aking skin. So tingnan natin kung hindi tayo mag-breakout or yung mga ngate ganyan. And then lastly, it has hyaluronsan HALQH that hydrates and refreshes for naturally radiant, dewy, and younger looking skin. So yung claims pa lang niya is really promising and I am so excited about it. So ayan, izoom ko ng onti para makita niyo yung itsura niya. In fairness naman, medyo malaki-laki siya. Ayan, the usual soap, it has 100 grams and then yung net niya, parang feeling ko dalawa ata siya eh. Ayan o, nakikita nyo. And mukha siyang matibay yung hindi siya masisira agad. So there. Now let us try this product. I-dip lang natin tong soap dito sa tabo and let's see, papakita ko sa inyo. Sabi nila gaganyanin daw siya sa water. So tingnan natin. And then after mo daw siyang i-dip sa water, dun mo daw gaganituhin yung soap after para mag-create ng foam. Nung nakita ko yung videos, parang sobrang dami talagang foam. Eh, ang hilig ko sa foam, alam mo yun, parang mas maaaliw kang maligo or maghugas ng katawan mo and ng face pagka-foamy yung product. Parang may ganun tayong ano eh, thinking pagka-foamy, parang feeling mo sobrang linis niya. Pero ang napanood ko kasi before, ang sabi, pagka sobrang foamy naman, nakaka-dry siya ng skin. But this one says here that it has hyaluronsan for moisturizing. And also pala, I saw sa ingredients that it has the Centella Asiatica extract, which I love yung ingredient na yun, especially for breakouts, yung mga for acne, ganyan, nakakatanggal siya. So sabi dito, meron daw yung soap na to. So ayun, ang dami ko sinasabi, pero eh, tinatry ko lang siya ngayon and ayun, parang hindi naman siya super duper dami na foam. Pero ganituhin pa natin. Or try natin basain ulit kasi ayan o. Oh. Pero may mga foam na siya. Feeling ko nga enough na to for my face eh. Hindi naman ganun kadami yung kailangan. Pero ayan, ganyan yung insura niya guys. Zoom natin na onte. Ayan na. Baka mahulog sa laptop ko. Pero ayan siya guys. And there's the foam. Right there. Ayan o, sobrang foamy niya. And alam mong may snail extract siya. Kasi diba ganyan yung snail, usually malagkit yung itsura niya. Pero ayan. So ayan, medyo binasa ko na yung face ko. And by the way, I have a bit of makeup. Like ayan, kilay. Pero actually, kanina pa tong mga
2 p.m. ata. Basta kanina pa yan, pero ngayon pa lang ako mag-ilams and it's already 3 a.m. So matagal na yung makeup sa aking face. Before ako matulog, ito, finilm ko yung video na to for you guys. And as you can see, I just have a bit. Hindi naman ako nag-retouch. This is just a cushion and then concealer tapos kilay. So tingnan natin kung makakatanggal din siya ng makeup. And then now, we start lathering it on our face. Feeling ko baka pagkabago yung product, hindi siya ganun ka nagbubula. Pero alam mo yan, pagka lumambot na yung soap, eventually, mas bubula siya. Slowly lather it hanggang dito lang sana. Alam mo, curious din akong gamitin to sa ano, sa body. Pero, try ko pag naligo ako mamaya. Pero, ayan siya. Pero, parang napansin ko, ayun na nga guys, pagka mas matagal siyang nababad sa water, mas bubula siya. So, yun yung tip ko. Kasi nung una, parang wala masyadong bula. Pero ngayon, eto ang dami na niyang bula. So, tinatry ko para lang makita nyo din guys. Sayang naman tong ano. So, ilagay natin dito. So, ayan. Sayang yung sabon, guys. So, ilagay natin dito. Pero, in fairness, ah, sobrang lambot niya. So, ngayon, ayan. Ang dami ng foam ng mukha ko. So, pupunta muna ako sa aking restroom. And then, I'll rinse this off. And then, I'll get back to you guys. This is how my face looks like after rinsing yung product sa aking face. And I'll just pat in some of the water. You guys know that I don't use a towel kasi masakadyaya ng skin. So, that's a tip from me when you do cleansing. Pero, ayan siya. And, oh my gosh, look at that. I will zoom you in, guys, aking skin. And you can see that it actually is glowy or bright. And sobrang nakakalinis siya talaga. As you can see, nawala na yung aking makeup. Nawala na yung kilay ko. Pero napansin ko talaga sa kanya that it's really moisturizing. You guys know that I love skincare so much. And cleanser is an important product for me when it comes to skincare. And talagang every day, every morning, every night, nag-cleanse ako ng skin. Yun talaga hindi nyo pwedeng kalimutan when it comes to skincare. You really need to remove your makeup or kahit hindi kayo nagme-makeup, kailangan talaga natatanggal yung dumi. Bakit ako nag-skincare bigla sa video na to? Pero, ayun siya guys, and it's really, really moisturizing. Hindi ko na-feel yung sensation na drying kasi usually ganon yun pagka foamy yung product. Pero ito guys, wala and it smells so good. Ayun lang yung iba na sensitive sa smell. Baka hindi nila magustuhan. Pero, ayun siya guys, nakikita nyo, meron talaga siyang glow. Hindi ko nakukuha yung ganito sa iba kong products. Pero, I think it's all because of the ingredients that this snail soap has, but so far I'm loving it. It really removed all my makeup and I am shocked that the hype is real. And alam mo yung pagkahinawakan mo yung balat mo, yung sobrang nalinis talaga siya, like na-cleanse siya. So ayan siya guys. Parang feeling ko nakakaputi siya talaga. Like, oo, sabihin na ng iba kasi maputi naman ako and all. Pero, hindi naman ako sobrang puti talaga. But you can see that it really has that glowy effect. I am also raving about it now kasi nung natry ko siya, talagang okay siya. And, yun nga, again, napansin ko sa kanya, pagka mas nababad siya sa water or mas tumagal, mas dun dadami yung foam niya. Siyempre, naisip ko nga naman kanina kasi bagong basa pa lang siya and bagong soap. Talagang, dapat lumambot muna siya para dumami yung foam. Yun lang yung hindi ako natuwa sa unang part kasi nakita ko nga sa videos na sobrang kapal nung foam. Siguro talagang binabad siya and then pagka ginanyan mo, mas nadami talaga yung foam niya. But I really like it so much. And alam mo talagang may snail. Kasi ayan o, nakikita niyo, umaangat siya. Malagkit siya talaga. Ganon yung snail extract. But I love it. I love the smell. I love how soft it is on my skin. It's really moisturizing. Yun yung important sa akin when it comes to cleansers or yung cleansing na step. It's something that's moisturizing. But overall, I'm liking it so far. So I'll try this for a week or talagang mas matagal para makita natin yung effect kung talagang tuloy-tuloy yung pagiging brightening niya and mas maganda siya sa skin. I'm also curious about their skincare pero yun nga, hindi ko muna siya binili. Ito muna itatry natin. So, watch out for more of my vlogs. Dun ko na lang kayo update about this Snail White Whip Soap. But for me, it's really worth it for $295. I am impressed with my first impression about this product. And dong dito pala, hindi ko nasabi, sobrang lumambot din yung aking skin. As you can see, ayan. Yung sobra, tinry ko dito kasi sayang naman. So, that is it guys for my review about this product. Kung na-try nyo na din, let me know in the comment section down below. And also, you can get this from Beauty M&L. Alam ko lalabas din siya sa Watson, so I'll just be putting the link down below. And alam ko meron din silang official Instagram. That is it, guys. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next videos. Bye, guys! Lastly pala, hindi ko nasabi. Kanina kasi, medyo umano sa mata ko, pumasok sa mata ko yung foam. Pero hindi naman siya sobrang sakit. Like, may update siya ng very light. Pero, yun pala, hindi siya pwedeng i-ano sa mata. Ayan, parang namula na onti. Kasi yung mata ko sobrang dali din, like, maging sensitive. So, ayan siya. Pero,